again, guys. Hello, good evening, good morning, good afternoon sa lahat ng ano, sa lahat ng makapanood nito, sa makikinig dito. Ang topic natin for today, guys, i-share ko lang sa inyo. Paano ko nga ba nalalabanan yung homesick ko bilang isang OFW? Kasi, guys, pag isang OFW ka, ang unang umatake kasi sa atin is yung homesick. So, ito yun, guys. I-share ko sa inyo kung paano ko talaga nalalabanan yung homesick. So, bago yan natin pag-usapan, sa hindi pa pala nakasubscribe ng YouTube channel ko, SciCTV, please subscribe my YouTube channel, SciCTV, and don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos ko. Ayun. So, bago pa pala yan, flex ko pala yung friend ko, nagbigay sa akin ng earrings. Ayun. May pa-earrings siya today sa akin. So, binigyan niya ako. So, thank you sa friend ko na nagbigay nito. So, ayun, guys. Marami kasing nagtatanong sa akin, paano ko nga ba nalalabanan yung homesick bago ako nakarating dito. So, ito yun, guys. At first week ko dito kasi, grabe talaga yung iyak ko dati. Grabe talaga, namimiss ko talaga yung family ko. So, ang ginagawa ko is palagi ko silang tinatawagan. I will make it busy myself. Ginawa ko talagang busy yung sarili ko, parang the whole day yan, ina-adjust ko talaga whole day. 'Di ba pag nandito ka sa ibang bansa, ang busy-busy mo, daming gusto mong gawin, daming mga trabaho sa bahay. So ginawa kong busy talaga yung sarili ko. Ang busy-busy ko talaga. So ayun. Bago yan, every morning nag-message ako sa kanila or sila ang nag-message sa akin. Kasi, importante kasi talaga yan, guys. Nag-message tayo sa family natin or kailangan nila na mag-message talaga sa atin. Kasi, pag hindi sila nag-message sa atin, mamimiss natin sila ng sobra. So, ayun na, umaatake na si homesick. Gusto ka nang umuwi. Parang susuko ka na yung ganyan. Pero, parang maiwasan natin yan, guys. Stay connecting lang tayo sa kanila para maiwasan talaga natin yung homesick na tinatawag natin, di ba? So, una gagawin nyo is message nyo muna yung mga anak nyo, asawa nyo, or sinong naiwan nyo doon sa Pilipinas, sa naiwan natin sa Pilipinas. On the time, busy ka. So, pagsabi mo sa kanila na sa time na yan is free ka, pwede silang tumawag or pwede tayong tumawag sa kanila para maiwasan talaga natin yung homesick na tinatawag natin. So, kayong mga nandyan sa Pilipinas na mga family na yung nasa malayo yung ang mga family ninyo, gagawin nyo rin yan, guys. Kasi, pag nandito na kami sa ibang bansa, grabe talaga yung homesick. Hindi mo ma-explain yung nararamdaman nyo, yung ang sikip ng dibdib mo, parang gusto kang, ako talaga dati is naiyak talaga ako. Hindi ko lang namalaya na ang busy-busy ko, tapos bigla na lang tumulo yung luha ko nasagi sa isip ko, ba't ako nandito? Yung ganyan. So, ayun. Para maiwasan natin yung mga ganyan, keep in touch lang tayo sa family natin at yung mga family natin. Sana keep in touch lang din sa atin dito para maiwasan natin talaga yung homesick na tinatawag natin. Kasi, kailangan talaga natin ng comfort sa family natin. Kailangan natin kausap yung ganyan, di ba? Minsan kasi ang nangyayari is nagka-homesick tayo kasi napunta na tayo sa malayo. Wala na ding paki ang family natin. May paki na lang sila pag tayo na ang kumukontak sa kanila. So, hindi yung ganyan. Dapat give and take lang yun. Give and take tayo, guys. Yun ang tinatawag na give and take. So, hindi kayo mag-antay lang na yung family ninyo na ano na family niyo ang tumatawag or kumukontak sa inyo. Even you leave some message lang sa mga family ninyo, kumusta kayo dyan, oo, kumusta ka dyan, kumusta ka, okay ka lang ba, okay na yan, mababasa na rin namin yan. Pag libre na kami, doon na kami bumiboylo na okay lang ako, huwag kayong mag-alala ng ganyan. Yun ang pinaka-the best nating gagawin na parang maiwasan talaga natin yung homesick na tinatawag natin. So, ayun, at first, dati is, kasi busy ako, kasi hindi ko pa talaga na synchronize yung ano trabaho ko kasi dapat yung trabaho dito is naka-synchronize talaga yan, every day yung routine mo, daily routine mo. So ako talaga yung mag-adjust, tayo ang mag-adjust paano natin yan magawa ng mabilis, paano natin yan matapos ng mabilis. So baguhan ka pa kami. So syempre
mag-ano ka pa, mag-adjust ka pa ng time mo. So ayun, ang pinaka-importante is stay connecting lang tayo sa family natin. Kayo din na nandyan sa Pilipinas, stay connecting lang kayo para maiwasan namin ang sobrang lungkot dito at saka yung homesick talaga na tinatawag. So ayun, kung may ano, may mga paraan kayo na makatawag talaga kayo kung libre na yung mga asawa ninyo, yung mga family niyo, yung mama at papa niyo, tawagan nyo guys, tawagan nyo or i-chat nyo na lang, mama, papa, tawagan ko kayo mamaya pag libre ka na or else tatawag ka sa amin, yung ganyan. Para isa yung mabisang paraan para maiwasan talaga yung homesick. Kasi pag nandoon sila, nandito kayo, nandyan lang kayo palagi is maiwasan talaga yung homesick na tinatawag. Kasi kahit nandyan kayo, naka-online kayo, tapos hindi man lang kayo nagme-message sa amin, isang dagdag na din yun. Nakikita namin kayo na nag-online pero hindi kayo nagme-message. Parang binaliwala nyo na rin kami. So ayun, nakakasakit na din yun ang damdamin. So isa din yan sa mga dahilan na yung mga nasa ibang bansa is nalulungkot. Mag-isip din kami na parang binaliwala nyo na rin kami. Pero alam namin na nag-iisip din kayo sa amin dito, pero ang importante talaga is stay connecting lang tayo para yung pagmamahala natin sa isa't isa is hindi talaga mawawala, di ba? So kadalasan kasi is yung mawala talaga yung kontak sa isa't isa, parang naiba na kasi nandoon ka na sa malayo. Yun talaga nagsimula na nagkahiwalay ang mga family natin, nagkahiwalay ang mga pamilya kasi wala nang connection, di ba? So parang tumatamlay na, hindi na siya masigla. So sa lahat ng mga family or mga OFW na nandiyan, higpitan niyo din yung ano niyo, higpitan niyo din yung mga belt niyo diyan, ika nga, higpitan niyo din yung mga ano natin na kahit ano man lang, yun na lang ang maitutulong niyo sa amin, na stay connect lang kayo sa amin para ayun nga, maiwasan namin ang pagka-homesick, di ba? Sabi nga nila, mapifeel mo yung homesick bago ka makarating sa ano mo, sa pinupuntahan mo. Like example, pag bago mong dating at saka malapit ka nang umuwi, magka-homesick ka na din. Pero ako ngayon is malapit na akong umuwi, maybe matapos ko yung kontrata ko is ano, February next year. So early release ako ni Amo, maybe January, hindi aabot yan ng February. Pero hindi naman kasi ako kasing weak, 'di ba? Yung tinatawag nila na hindi naman ako kasing weak ng iba na parang mahina ang loob na madali akong masakta na parang gusto ko na talagang umuwi, yung ganyan. Hindi ako ganyan. Panay ako tumawag sa amin, may internet naman, may mga cellphone naman. So tawag lang ng tawag, everyday chat, kung hindi makatawag, chat lang, sapat na yan sa akin. So kayo din na mga OFW, tayo na mga OFW, huwag tayong magpadala ng mga ganyan kasi nasa isip at puso natin yan. Pag sinasabayan natin yan, wala din tayo. So ida-down tayo ng feelings natin, di ba? Yung feelings talaga natin, yung isa din ang magpapadown sa atin. So kailangan din tayo, strong tayo, hindi tayo naging weak. Napunta tayo sa ibang bansa kasi strong tayo. So pagdating sa mga bagay na mga ganyan, parang easy na lang ngayon kasi hindi na mahirap mag-contact tayo sa family natin kasi may mga internet na. So high tech na ngayon na pwede na tayong tumawag everyday, anong oras na gusto natin sa family natin. Pero bihira na lang siguro, iwan ko. Kung ma-compare ko lang sa iba yung sarili ko, parang hindi ako weak. Na-feel ko na yun ngayon. Noon na i-compare ko sa ngayon na sabi nila, bagong dating ka at bago ka umalis sa ano, sa pinupuntahan mo, magka-feel ka ng homesick. Pero ako hindi ko na-feel yan. Promise, hindi ko na-feel. Malapit na akong umuwi pero hindi ko na-feel yung homesick. Sabi nila pag malapit ka nang umuwi na feel mo yung homesick. Pero never kong na-feel yan. So hindi ako weak na pagkatao. So sa dito na lang sa loob mo na isipin mo na lang na malapit na akong umuwi. Huwag mong madaliin na ang tagal pa ng month na yan. So naabot mo nga ang ilang years, yung months na lang na hinihintay mo. So
smooth lang yung pag-iisip mo, huwag mong, kasi yung pag-iisip mo at ang puso mo, mag-combine yan, iyan ang magda-down sa atin. So, maging weak na tayo. So, strong lang tayo. Kahit saan man tayo ng mga OFW, kailangan strong lang tayo, guys. Ako nga, minsan umiyak ako kasi napaisip ko talaga na ba't ito nangyari na ang tagal-tagal ko dito, di ba? 2 years lang dapat yung ano, 2 years lang dapat yung ano ko sa kanila na 2 years lang talaga ako mag-abroad tapos uuwi na ako, pero hindi talaga nangyari yung 2 years. So, sabi ko pa nga sa kanila is 2 years madali lang yan. So, ngayon sinusumbatan ako nila na kung nasaan na yung madali lang yung 2 years, pero hindi natin na ano, hindi na natin yan mabiblame kasi yun, di ba, dumating yung COVID. Kung wala pa ang COVID, sana marami kaming mga OFW na naka-uwi dyan sa Pilipinas. Ayun nga, naka-stranded kami dito. So, no choice kami. Dati, diba, nagbaban yung mga flight. So, kung uwi kaming Pilipinas, may tendency na hindi na kami makabalik agad dito kasi nga nagbaban yung flight. So, paano na yun ng mga employer namin? Hindi na makahintay sa amin. So, may tendency na mawalan din kami ng trabaho kasi hindi na yan makahintay yung mga employer, maghanap na lang sila ng iba, di ba? So sayang din ang mga naiwan dito na mga employer na mabubuting amo. So mas pinili na lang namin na magstay kami dito kaysa umuwi kami sa Pilipinas na wala namang nangyari. So although may mga achievement kami na ano sa aming pagtatrabaho dito, pero parang hindi pa rin enough. So yun nga, yung mga OFW is ang ano talaga, ang strong talaga ng mga OFW. Pinaglaban talaga namin ang ano, ang mga ang lungkot na dinanas namin ang tagal-tagal ng panahon na hindi naka-uwi. So, kayong mga pamilya dyan, kailangan ilove nyo yung mga parents ninyo, yung family ninyo na lumayo-layo para sa inyo. Hindi madali sa amin na lumayo. Para lang magkapera, para sa future sa lahat, para sa future ng family. So ayun pa yung mga anak, yung mga asawa nagkaano pa diyan, nagka problema pa, mga suwail pa. So ayun, hindi yan, guys. Dapat suportahan niyo yung mga family niyo na nangingibang bansa para sa inyo. Hindi kayo waldas ng pera diyan. So ayun, guys. Yun lang talaga. Stay connecting lang tayo sa family natin para maiwasan talaga natin yung homesick na tinatawag. So ayun, hindi na ako, mas strong na ako ngayon kasi ang tagal-tagal ko na dito, mag 4 years na ako, hindi ako naka-uwi. Basta stay connecting lang tayo sa family natin. Masasabi ko talaga na strong ako kasi never na akong umiyak. Dati parang tumutulo na lang yung luha ko. So ngayon hindi na talaga. So I'm strong na ngayon. So yung mga baguhan pa lang na ano dito, huwag kayong weak. So pag ano niyan, pag anuhin nyo na lang, stand by your own na lang na nandito na tayo, nandoon na kayo. Kasi pinili natin na lumayo, di ba? So ayun lang, guys, mga tips ko sa inyo na stay strong lang, stay connecting sa family natin para maiwasan natin ang homesick na tinatawag natin. So ayun, thank you for pakikinig sa akin. Yun lang ang masishare ko sa inyo today. So sa hindi pa pala nakasubscribe ng YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel, SciCTV, and don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos ko. Thank you for watching. Bye-bye.